kasamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang puon. Magdiwang tayo sa ating depresyon. Sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Biyernes po ngayon, umaasa tayo sa awa, sa habag, sa kapatawaran ng Panginoon. Alalahanin natin ang banal na misa. Pagsasangayon ng sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo. Kaya tayo naroroon, nakikita natin si Jesus sa kanyang pasyon, sa kanyang pag-aalay ng buhay. Ipakita natin ang ating damdamin, ang ating saloobin. Hiwaga ang misa, hindi lang ito mga aksyon na paulit-ulit na ginagawa. Nandoon tayo. May damdamin ka ba? Sensitibo ka ba sa ibinigay na pag-ibig ng Panginoon para sa atin? Sa pagtingin natin sa Kanya, tayo naman ay magpasalamat. Tayo naman magpakumbaba. Tumanaw naman tayo ng utang na loob sa dakilang pag-ibig na ibinigay niya na hindi tayo karapat-dapat. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo po kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabinawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kami naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa?
Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang masuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Diyay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Patay ang katawang hiwalay sa Espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Magsitayo po ang lahat. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa Amang
mahal. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanihin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig? Kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay, ano ang mababayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang kanyang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasamang mga banal na anghel, sabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang nagahari ang Diyos na may buong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ngayong Biyernes, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kumakapit tayo sa Kanya. Kahapon nakinig ako sa homilya ni Cardinal Advincula sa Manila Cathedral. May napulot po ako. Maging puspos tayo. Maging lubos tayo hanggang maubos ang ating sarili, yan po ang ebanghelyo. Pero bago yung ebanghelyo, pagnilayan natin ang ating unang pagbasa, sulat ni Santiago. Si Santiago pinapaalala sa atin, tunay ba ang iyong pananampalataya? Totoo ba ang iyong pananalig? Wagas ba ang iyong paniniwala? O kung merong problema, kung merong nagugutom, kung merong nangangailangan, ipagdadasal kita. Isasama kita sa intensyon ng misa. Magro-rosaryo kami para sa iyo. Maganda nga yung panalangin. Ngunit ang kailangan ng tao ay tulong sa kanyang material na pangangailangan. Mabigat na hamon ito ni Santiago sa atin na ang ating pagpapahayag, pagpapatuot, pagsasaksi ay hindi salita lamang, hindi puro laway lamang, kung hindi nagkakatotoo na isa sa gawa, na isa sa katuparan, nagiging realidad, nagiging konkreto. Yan, maniniwala ang tao. Tunay ang iyong pananampalataya. Kaya karidad, abuloy, pakikipagkapwa-tao. Huwag po tayong mapagod. Tayo po'y hindi mayaman.
Kahit hindi tayo mayaman, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Hindi nga tayo mayaman. Ngunit alam natin may mga kapatid tayo, hindi lamang tao o nilalang, maging kapatid sila na ang kalagayan, mas nakakaangat ka. Alam mo naman yun. Magpasalamat tayo. Ngunit ang pasasalamat, kalakip nito ay pagdamay. Paalala ni Santiago. Ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos na banggit ko kanina, kalimutan natin ang ating sarili. Naku, alam ko, mahirap ito. Kahit nung unang ipinahayag, hindi lang una, nung pangalawa at pangatlo, hindi ito maintindihan, hindi ito maunawaan, hindi ito matanto ng kanyang mga alagad. Ha? Ano yung pinagsasabi mo? Kalimutan ng sarili, pasanin ang krus, mamatay. Ngunit sa dulo ay magtatagumpay. Hindi namin magets. Hindi namin makuha ang mensahe mo. Mahirap po ito sapagkat normal lamang ang iniisip natin ay sarili. Sa totoo lang, ano ba iniisip mo ngayon? Kung hindi para sa sarili mo. Numero uno, numero dos, numero tres, puro sa sarili mo yan. Di po ba? Ako, akin, sarili ko. Yan ang laman ng ating kokote. Ang proseso upang maistantabihan at ang Panginoon, pasanin ang krus. Nako. Titingnan niyo katabi. Merong marami bang nagpapasada kanilang krus? Sapagkat gusto natin, relax, enjoy, konbinyente, komportable, papetik-petik na lang, chill, cool, man. Yan ang panahon natin eh. Ang pagmalasakit para sa iba, ito sinabi ko po, sapagkat yung bunga, yung mga iniisa-isa ko pong magsalo-salo ang bawat ministry and organization. Yung pagmamalasakit kasi, karamihan sa kanila, halimbawa mga kolektora natin, ang nagmamalasakit na nanay, ang nagmamalasakit na lola, yung mga anak mo, yung mga apo mo, hindi naman pare-pareho yan. May mga naiiwan, may mga tinatawag natin espesyal. Ang ibig sabihin, hindi nila kayang tulungan ang sarili nila. Kakalimutan mo ang iyong sarili upang matulungan. Yan ang pagmamahal. Siyempre, may panahon na gugugulin at ibibigay mo para sa Kanya. Bakit? Kasi pagdating ng langit, hindi naman ito kanya-kanya. Kaya nga binibigyan din ko, magkakapatid tayo, isang malaking pamilya, isang komunidad dito. Di naman ito. Ano, demokrasya? Majority. Father, pwede na ba yung 70%? May mga survey tayo. Yan ang mundo natin. 80%? May quorum na tayo? Quorum? Pwede na? Pwede na tayo mag-meeting? Eh, yan ang pananaw natin. Eh kung hindi ka kasama doon sa 80%, may tinatawag sa negosyo, write-off, write-off.
Ibig sabihin, pwede ka na namin idispatcha. Eh kung nandun ka, hindi ka nakasama doon. At marami sa atin, nararamdaman natin yun. Kung hindi ka nakasama, nakaligtaan ka, nauna na sila, naiwan ka. Yung taong kakalimutan ang sarili, titigil muna siya. Yung kapatid, yung anak, yung apo, na hindi na makalakad, nadapa. Hindi ka ba titigil at kakalimutan naman yung sarili para sa kanya? Hindi na ito isang mataas na turo na pangkristyano. Ito'y pag-aaruga sa pamilya sapagkat tayo magkakapatid, tayo mga magkakasama. Malaki tayo. Malaki tayo. Sige, pumasok na yung karamihan. Sige, mauna na sa langit. Eh, alam naman natin yung mahihina. Alam naman natin nahuhuli. Hindi mo ba kakalimutan ang sarili mo upang hintayin siya? Tama na. Gusto ko lang matama ang iyong damdamin. Ha? Kasi, tayo maghihintay. Di po ito tayo ng Nazareno. Alam ko malaki tayo. Milyon-milyon tayo. Pero yung natitirang isa, dalawa, tatlo, apat. Iyan ang kung hindi natin sila kakalimutan. Yan ang turo ng Ebanghelyo. Sige na po. Sige po. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, nawa po ang kalooban ng Diyos na hinihikaya tayong kalimutan ng ating mga malalaking ambisyon at plano sa buhay para sa Kanya. Lagi nating isa-isip at isa-puso, alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa langit upang masundan natin si Jesus, ang kanyang anak, at matularan siya ng lubos. Tugon po natin, Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwalang mapa sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan, lalo na yaong mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang na mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus sa buhay. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Makapangyarihang Ama, naway mabanaagan sa aming buhay at sa aming pagkalinga, sa pangangailangan ng iba, ang lahat ng aming pagsisikap na sumunod kay Jesus, hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Oh, Jesus.
harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, Satanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa't pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mo kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo marapat naming may alay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niyang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayan ay mo'y ditay na banaag. Ito ang sangkatauhang naaakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarapilahan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ay ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bahag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niya handog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mapumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniiwang sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
pamilya at sa kaibigan. Kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Poong Senyor purihin, haring nasa trono, kanyang nanay sambahin, Viva Nazareno! Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatnabal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may makaramdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung kayo narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nalulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ihalay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinainga sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at niyong po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa tanang masama. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa tanang masama. Ang karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kailin niyo ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila mga pangakot sa binyag na ilang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.